Magandang buhay mga paps, this is Papa Sports lang. Andito naman tayo ngayon upang magbigay update o impormasyon upo sa SAP. Pero kung bago ka lang sa akin channel, huwag na huwag mong kalimutan mag-like and mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell button para lagi po tayong updated sa mga balita upo sa SAP. Pero kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi ka updated sa ating mga susunod na video. Salamat! Good day mga paps! Balitang SAP po muna tayo. As of September 12, 2020, kahapon nga lamang po ay nalagdaan na po ng ating mahal na Pangulong Duterte ang ating SAP 3rd Tranche o 3rd pangatlong bugso ng ayuda. Ngayon naman po ay magbibigay tayo ng update ayon po sa pinakahuling datos ng DSWD sa kanilang Emergency Subsidy Amelioration Program or SAP sa kanilang mapagkalingang serbisyo ng dswd.gov.ph. Ayon po sa pinakahuling datos ng Social Amelioration Program EME Dashboard ng DSWD, para po doon sa mga waitlisted nationwide, ang percentage po ng kalabarson ay 70.1% na po ang sa pamamahagi nila, 54% naman po sa Region 1, Region 2, 79.6%, Region 4A, 70.4% na po sila, Mimarupa, 94.4% na po, Region 5, ay 77.5% na po, Region 6, 100%, Region 7, 86.9% na po, Region 8, 89.5%, Region 9, 69.3% na po, Region 10, 93.4% na po, Region 12, 84.6% na po, Karaga, 66.8% na po sila sa kanilang pamahagi doon sa mga waitlisted na nationwide. At ito naman po ang pinakahuling datos ng DSWD para naman po sa mga waitlisted na under ng ECQ as of September 10. Ito po yung nakatala po sa AME dashboard ng DSWD. Para po sa NCR ay nasa 84.8% na po, Calabarzon 77.6% na po, Region 100% na po sila sa pamamahagi ng mga waitlisted under ng ECQ, Region 3 85.9% na po, Region 4A, 66.2% na po. Region 5, 99.2% na po. Region 6, 98% na po sila sa kanila pamamahagi ng mga witnessed under ECQ. Region 7, 85.9% na po. Region 9, 100% na po. And Region 11, 93% na po para doon sa mga witnessed na under ng ECQ. At patuloy pa rin po ang namamahagi ang DSWD sa kanilang Social Amelioration Program or SAP. Katuwang pa rin po ang kanilang mga financial service provider na Paymaya, GCash, StarPay, Union Bank, RCBC at Robinsons Bank. Muli po, paalala po ng kagawaran na ang pagbibigay po ng mensahe ay per batch upang maiwasan po ang pagkaroon po ng hindi po maayos na pila sa pagkuha ng ating mga ayuda. Kaya asahan po na sa mga susunod mga araw ay mga parating pa po ng mga text para po sa ating mga kababayan para naman po sa schedule ng pagkuha ng ating mga ayuda. Para po sa schedule ng pagkuha ng ayuda at tuloy pa rin sa pamamahagi ang DSWD, katuwang po ang Union Bank, ito ang mga sumusunod na lugar: Ordinita, Cabanatuan, San Rafael, Pagbilao, Rosario Cavite at Rizal Martires. At ito naman po ang schedule payout ngayong araw. Katuwang pa rin po ang ating financial service provider na RCBC, na ito ang mga sumusunod na lugar: Aguilar, Manawag, Santa Barbara, Alaminos, Balite, Mataas na Kahoy, Nagcarlan, Apalit, Bangungot, Kalumpit, Kamali, Kawayan, Florida Blanca, General Tino. Kabilang din po ang lugar ng Guagua, Iba, Hain, Lupao, Magalang, Maribiles, Mexico, Nampikuan, Pantabangan, Pinaranda, Purac, Rizal, San Antonio at San Isidro. Kabilang din po ang lugar ng San Leonardo, San Miguel, Santa Rita, Saragusa, Angat, Cabiao, Candaba, Orion, Santa Ana, Santa Domingo, Science City of Muñoz, Talavera, Morani at Capas. Kabilang din po sa maaaring mababahagian ang schedule ng payout ng RCBC sa mga sumusunod na lugar na ito: City of Tabaco,
Daraga, Legazpi City, Juarez, Tiwi, Carmi, Madridios, at San Fernando. At ito naman po ang pinakahuling datos ng DSWD sa kanilang pamamahagi ng programa. Meron po silang naipamahagi na 8.4 billion na po sa mga indigent senior citizens natin sa pamamagitan ng kanilang social pension for indigent senior citizens. At nakapamahagi na rin po sila ng 2.8 million sa ilalim po ng supplementary feeding program sa may mahigit kumulang na 1.7 million pamilyang beneficiaryo nito. At nakapamahagi na rin po ang ating DSWD sa mga kababayan po natin na hindi po nakasama o napabilang sa first and second tranche sa pamamagitan naman po ng kanilang ahensya ng assistance for individuals in crisis situations na may kabuuang 393,000 individuals po na nakakuha po ng kanilang ayuda. Maraming maraming salamat po sa ating mga kababayan na patuloy po sumusuporta sa ating channel. At para naman po sa ating mga kababayan na gusto magkomento, magbigay ng mensahe, pabati at pa-shoutout at kung ano-ano pa ay babasahin po natin niya. Maraming maraming salamat po muli. Stay safe, stay healthy and always pray to God. Mabuhay!